Kasunod ng umano'y pananakit ng dalawang ROTC officer sa isang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, maring sinabi ng pamunuan ng universidad na hindi nila ito kukonsintihin at pananagutin ang mapatutunayang sangkot dito. Ilang estudyante at militante naman ang nanawagang buwagin na ang ROTC. Balita hatid ni Jamie Santos. Dahil sa 7 beses daw na pagpalo gamit ang wooden rifle ng isang babaeng Reserve Officer Training Corps officer, nagkulay talong ang kananghita ni Sheena, di nga tunay na pangalan. First year college student at ROTC trainee ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Pati kanyang kamay, 6 na beses daw pinalo ng isang namang lalaking ROTC officer. Hindi raw kasi siya nakadalo sa briefing night kaya nakatanggap siya ng parusa noong January 16. Bilang parusa daw po, magpapawis daw po ako, means squat thrust po, exercise po, without any repetition. Tapos, mauko sila ng kahoy. Halos mawalan din daw siya ng malay sa isang punto habang pinapalo. At hanggang ngayon, may matinding takot pa rin si Sheena. Kaya inireklamo ng kanyang pamilya ang dalawang ROTC officer sa pamunuan ng universidad. Sobrang galit na galit kasi hindi nga namin magawang saktan yung bata. Hindi nga namin magawang lagyan ng pasahin ng ganun kalaki yung bata. Tapos meron pang gagawin ganito sa kanya. Sarado ang opisina ng ROTC ng aming puntahan. Habang di namin inabutan ng dalawang inirereklamo pero sabi ng university administration, we are not tolerating hazing. Now we are in-encourage namin yung mga bata if they are victims to come out in the open. Under the student book, handbook, ang penalty tipo niyan, first offense pa lang, is already dismissal. Justicia! Refuse and resist! Abolish ROTC! Kasabay ng unang hearing sa reklamo, hiniling sa isang protesta ng ilang estudyante at militante para buwagin na ang ROTC. Nagpapakita ito na nagpapatuloy pa rin yung marahas na tradisyon, yung violence na ginagawa ng ROTC sa mga estudyante. 2001, dapat naibasura na yung ROTC. 2001 kasi lumakas ang panawagan para sa abolisyon ng ROTC, kasunod ng pagpatay ng UST ROTC officer na si Mark Wilson Chua. Natagpuan ang labi niya sa Pasig River na nakagapos ang kamay at balot ang ulo ng tela at duct tape. Ilang buwan matapos ireklamo ng bribery at extortion ng UST Department of Military Science and Tactics. Pero sa halip na tanggalin, ginawang optional ang ROTC. At isa na lang sa tatlong pwedeng pagpili ang programa ng National Service Training Program o NSTP. Sa gitna ng panibagong reklamo, ipinagtanggol ng sandatahang lakas ang ROTC na kanilang pinamamahalaan. Sabay-sabing iimbestigahan nila ang insidente ng pambubugbog. Itong pangyayari na ito ay isang isolated incident at hindi dapat natin bigyan ng kahulugan na dahil sa pangyayari nito ay tatanggalin mo na ang ROTC. Ang ROTC, maganda ang layunin niyan. Jamie Santos, GMA News.